So, kaya nga nagbuo tayo ng team, nabuo yung team sa pattern. To empower the priest, to empower the bishop, to empower the hierarchy, to empower the faithful. So, babasahin natin yung preface sa aklat ni Father Kabading, no? Ang ganda nito. The original intent of the work was modest in scope. It was simply to provide a compilation of prayers that the redactor saw aped as a handy aid in the exercise of his ministry as an exorcist of the Archdiocese of Manila when he was appointed in October 2013, carrying many prayer books. So, na-appointed pala si Father Kabading 2013. Pero tayo is mga 2019 yung appointment natin. And then, patuloy, which basically included both the Roman ritual of exorcism found in Volume 3 of the 1952 Wheeler's edition and 2004, the Exorcimus et Supplicationibus Vibus Dom, the Manual of Minor Exorcism for the Use of Priests. So, pwede yung pari makagamit nito, no? Yung mga pari sa exorcism book na ito. Okay? By Bishop Julian Porteos, the Catholic Handbook of Deliverance Prayers of Father Francisco Jose Sequia, which the other liturgical paraphernalia for the ministry proved to be bulky for comfort. Soon after, instead of a mere collection of books, of prayers and basic instructions was found in the published works, he decided to write down amplified instruction and include commentaries and insights directly related to the prayers. So, ang ganda talaga nitong prayer book na ito. Makapal, no? Patuloy natin babasahin. Ito lang preface niya ang babasahin natin, mga kapatid. Patuloy tayo sa ano yun. Likewise, he added the background on why and how the demons through the afflict react the way they do to the prayers and the exorcism. As cases started pouring in, there arose a felt need to elaborate a collection of prayers and systematize their use. For example, in a formal talk with Father Sequia, he recommended that research be done to find a prayer that aids in closing the occult third eye. In his practice, he simply uses the exorcism prayer third of the Roman ritual of exorcism, especially for such cases. In effect, he is utilizing the exorcism prayer three as a general prayer in expelling anything serious connected with the occult. He suggested that if there will be a prayer particularly intended to close the occult third eye without using the Roman ritual, this will truly be of immense help. Part of the amplified instruction includes the arrangement of the prayers by having a step-by-step guide on how the prayers are to be said. One after the other, this serves as a standard course of action when interceding on behalf of the afflicted. Eventually, by following a kind of customary set of prayers to offer first, the exorcist can determine the appropriate supplications and exorcism to undertake. Next, as a session progresses based on the reactions of the afflicted during the prayers and the supplemented by the insight drawn from the discernment session, the exorcist, with the equipped, he can access what is further needed.
This procedure helps in facilitating spiritual liberation. So, itong aklat na ito, meron mga occult third eye, merong ina-add nila na paraan. Pero nandun na ito sa ano, sa kanyang unang aklat. Pero ngayon, ginagdagan pa para maging effective yung pag-close ng mga third eye. Because third eye is not a gift from God. Ulitin ko ha. Third eye is not a gift from God. It is a curse from the evil spirit. Balinaw ba yung live natin, mga kapatid? Okay. Nevertheless, the effort did not long remain for the rector's personal use only. When Reverend Father Jose Francisco Sequeira, Chief Exorcist of the Archdiocese of Manila, and Reverend Monsignor Jesus Noriel Bandujo, who was then an exorcist of the Archdiocese, saw the redactor with a banned copy of the compilation with the notes, they appreciated the output that the redactor was able to achieve. They encouraged the redactor to share his work with other exorcists of the Archdiocese of Manila Office of Exorcism, AMOE. Ang ganda, no? Hinay imong tingog, Father. Ngayon, palakasan natin. Yes po, malinaw na po. So, dito ako sa labas, no? Nalinaw na ba? Okay, patuloy tayo. They opened that it would be a valuable help to them in the ministry and their insights and experiences could reach and validate what is already included in the bound manuscript. For in their view, there are very few, if any, of this kind of work. So, mabisa yung ginamit nila na prayer, kaya nga ini-insert nila dito yung closing the chakra. Let the renowned Roman exorcist Father Gabriel Amort, Father Sikia, is of the opinion that the theological and liturgical upheavals that soon characterize the post-Vatican II Catholic Church was the toning characterized the post-Vatican II as turning down to the role of the devil, the human condition. He is not alone, however. In his view, many exorcists share the same perspective, including this redactor. It is as if, by the stroke of a pen, the genius of the desert fathers and mothers, the fathers of the church, the great mystics, the spiritual masters, and many saints, including the experiences of the Catholic missionaries regarding the spiritual battle against evil spirits, suddenly were silenced, to say the very least, or worse, thrown out of the window. Very few respected Catholic authors dealt with the subject of spiritual liberation from evil spirits. Authorized Catholic exorcists were rare in any part of the world. This dearth would be felt more strongly when the need for the ministry picked up again in the church sometime in 1990s and early 21st century. So, walang masyadong interesado, walang yung mga sulat nila ay hindi natin, walang trace yung mga known exorcist na So ngayon, dinidiscover nila. For more than 3 decades, classes in Catholic dogma and spirituality with a very little, if at all, discussion about the reality of the devil, the fallen angels, and their starts, and their attacks in man, and how this relate to salvation in Christ. And generally speaking, priests who were formed from the late 1960s and perhaps even up to the present would have no solid understanding of the angelology and demonology in the seminary. Totoo ito. Wala ito tinuturo sa seminary, though it is taught by the church. To aggravate the ignorance was the absence of the updated ritual book of exorcism. No, this is notwithstanding that the Sacrosanctum Concilium decreed the renewal of the liturgy and all the liturgical books. It would not be an exaggeration to say that no priest and bishop ordained during the late 1960s. Salamat, te. Thank you, te. Oh, kapine. Ah, sige. Thank you, te.
Any coffee? After the end of 1990s, would have heard the Vatican to Roman ritual on exorcism. Wala. Wala talagang Roman rituals. More exorcism. Ito yung sagot, no, na nag-compile na si Father Cavading at si Father Sikia. Ito yung great contribution ni Father Cavading sa Ministry of Exorcism sa buong Pilipinas po. Siguro hindi lang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang sarap ng coffee, mga kapatid. Tuloy tayong magbasa, ha? It never existed. How could they, the revision of the ritual and exorcism came only in 1998? So, bago lang, no? So that whoever had knowledge or has been trained at all in handling extra demonic attacks on the faithful would have been advanced in age by then. Those in charge of the revising the ritual probably never thought the ministry would ever be needed again. So, para sa atin, parang, okay na, kailangan po ba yan? May na-possess pa ba? Na yan ang kalimitan na tanong, di ba? Especially since the advances of psychiatry and psychology reduced the demonic to a mere sickness of the mind and body. So, yung mga hinaharas ng demonyo, may sakit lang sa utak yon. So, ngit-ngit daw. So, transfer tayo dito. Ito, malinaw na ba? Okay, patuloy tayo, ha? Drinking coffee while teaching the truth. Salamat sa mga star senders natin ngayon. So, ilang page to? 1, 2, 3. So, para na-reduce na lang yung sakit, yung spiritual harassment as spiritual illness. No. Psychological illness. Patuloy tayo. The redactor personally can attest to his ignorance of the existence of the rite of exorcism. When he was still under seminary formation in the late 1980s and early 1990s, not that he is an exorcist, he has encountered not a few bishops who confessed of their unfamiliarity of the existence of the ritual. So sabi ng mga obispo, wala kaming na ritual sa Roman ritual on exorcism. And then, at least on two occasions, two bishops carried him in the presence of the clergy on where the ritual is found and how it looks like and how it is performed and where a copy can be procured. The questions were significantly striking because it reflected the status quo plaguing many dioceses. Particularly, this means that the bishop, who as the successor of the apostles, is the principal exorcist of the diocese by divine law and canon law. Does not know how to detect extraordinary demonic attack and how to respond to it. So yung mga obispo, wala pa silang, kahit sila yung chief exorcist, by divine law, the diocese does not know how to detect. Hindi nila alam. So, malaking tulong po ito. Sana may bawat isa sa atin, lalo-lalo yung mga pari, makabili nito. At kinakailangan talaga ito sa ating panahon ngayon. Grabe yung kapangyarihan ng prayer ng simbahan kung alam lang ninyo. Ang sabi ng iba, wala na dong na-possess ngayon. Ang dami. Sa karanasan ko, ang dami na walking possess, mga kapatid. At kung may empower lang natin ang mga pari, dadami pa ang babalik sa simbahan. Dadami pa ang maka-appreciate sa pagsamba. Madami pa ang lalapit sa mga sakramento. Dadami pa magpakasal. Yan ang naobserbahan ko kapag i-highlight natin ang aral ng simbahan and then i-promote natin ang ministry ni Kristo. Hindi man ito ministry ni Father Darwin, by the way. Okay.
Patuloy. It is perhaps for this reason that they are slow to appoint any exorcist for the diocese at all. So yan ang rason bakit hindi sila mag-appoint ng exorcist dahil wala ding Roman ritual. So dahil dito, nabuo po ito. So, may kidlat, no? May kidlat. So patuloy tayo, ha? It is unfortunate that any information, therefore, that the clergy and faithful will often pick up any of the extraordinary demonic activity will be from twisted horror movies or from non-Catholic sources or worse, from heretical and esoteric references. So ngayon, i-associate natin yung possession sa mga horror movies. No? Kaya nga, natatakot na yung mga pare. Dahil yung kaalaman nila ay dun galing sa horror movies, galing sa mga heretical references. So, kaya nga nabuo yung team sa patron to empower the priest, to empower the bishop, to empower the hierarchy, to empower the faithful. Dahil bago tayo nabautismuhan, simula sa pagbautismo, doon na ang simula sa ating digmaan, spiritual battle, spiritual, kung wala ka ng spiritual battle, there's something wrong with us. No? Lalo-lalo yung mga pastor na sabi na, wala nang possess ngayon. They implied that there's no more spiritual battle. Okay? Hindi totoo yun. Patuloy tayo, mga kapatid. The Catholic clergy, therefore, is at a disadvantage, unable to respond to a pastoral need. Meanwhile, those who are spiritually affected by unclean spirits either go to occult practitioners. Ito po yung nangyayari, practical. Dahil hindi na makapagbigay sa pastoral need, hindi na makapag-respond yung mga pari. Saan na nang pupunta yung mga parokyano natin? Pumupunta na sa mga albularyo, occult practitioners. Doble na yung kanilang pagdurusa, mga kapatid. Thereby, exacerbating their malady sooner and later to the non-Catholic communities who do deliverance ministries. Saan sila pupunta? Doon sa mga pastor na. Dahil yung mga pari hindi na wala nang alam sa deliverance. Saan pupunta yung mga parokyano natin? Doon sa mga pastor na mag-deliverance. Pati na sa mga occult practitioners. Yun ang nangyayari. So ngayon, ginagamit natin ng social media para ma-educate natin bawat isa natin. Amen? Patuloy. Certainly, there will pose consequences when the afflicted gets healed in a non-Catholic ambience. They will eventually convert. So, iwanan na tayo. Pupunta na sa ibang sekta. So, makukunan yung mga membro ng simbahan. No? Kailangan hindi tayo makukunan. Dahil kukunin pa natin yung mga tupa na hindi sakop sa ating panon, sa ating turil. Ang itatuloy. Ma-convert sila. They leave the Catholic Church with the impression that it is a false Christianity and its priests do not possess the power from Christ. Ito yun. Totoo talaga ito. Na nangyari, mga kapatid. No? Dahil dyan, maraming iiwan ang ating inang simbahan na tatag ng ating Panginoong Hesukristo. Asawa ng Diyos, natulong ni Sir Elton at ni Ate Cathy sa Limbangon, nakabili tayo ng mga gadgets, magandang gadgets. Malinaw na yung ating evangelization. This coming month, merong more than 80 ka mga mag-asawa na magpakasal sa simbahan. So, nag-request sila na ako ang magpakasal. Pupunta talaga ako doon. Dahil, magandang balita yan eh. Doon sa Bohol, sa Diocese of Talibon yon. And then, just continue to comply the requirements. And after that, paalam kayo sa pare. Walang problema. Walang stipend, libre. No? Walang stipend, libre yan. Dahil ang Diyos na bahala sa atin. Diba? Nakatanggap tayo ng walang bayad. Bigay din natin ang sakramento na walang bayad. Amen? Makataba ng puso, sir.
no? Nag-chat sa akin yung kaibigan natin, pero bukas pa ako uwi sa Bohol. Bukas pa po. And then excited po ako na magkasal. Kahit busy ako, pupuntahan ko talaga yan. Dahil more than 80 couples na magpakasal, sir. Dahil nakikinig, na-educate sa ating programa dito sa Punto Por Punto. Kaya nga, grabe yung ano, inspiration ko. Dahil nung una na sasaktan ako, ang daming mga Katoliko na lumipat sa iba, ano ba yung magagawa ko? Lagi na ako nag-evangelize sa radio station. Wala, parang wala akong, wala, bunga nito. Pero ngayon, natupad na yung desire ko na maraming babalik sa simbahan po. Okay? Patuloy natin basahin ito. So, preface mo na yung basahin ko, ha? Ilang ganda talaga. So, it is the credit of Reverend Father Gabriel Amort, the renowned exorcist of Rome, that interest in the ministry came once more among the ranks, first of the Italian clergy and later to nearby countries like Spain and France. So, isa sa mga naka, ano nito, si Father Gabriel Amort, namatay na po. Magulang siya namatay mga 2 years ago. They were interested because in those areas where they were serving, they have noted a substantial rise in satanic and occult activities and therefore also extraordinary demonic phenomena. Tingnan nyo yung talk ko, di ba? Kung mag-public deliverance ako, like for instance sa Baguio City, nandun yung anim na pare, nakita nila. Siyam ang nag-react. At tinulungan nila ako to cast out the unclean spirits. Nagtutok lang tayo at public deliverance. Doon sa Sikihor, 5 din. So, kita ninyo mga kapatid, nagtatago lang yung demonyo. Marami sa ating kapiligiran ngayon, hindi nila alam na walking possess. Ano ba yung walking possess? Sabi ni Father Monsignor Rosete, can possess walk? Therefore, there is walking possess. Yung walking possess, hindi nila alam na sinasapian sila ng maraming demonyo. O sa sad na ko nga modelo si Father Gabriel Amort, other same sa inyo, si Japheth Jade Andre. O, salamat, isa din yan sa idolo natin. Pasalamat tayo ni Adeline Oka, napadala sa atin ng 50 stars. Si Glenn Marie Gimparo, 50 stars. Si Labaw Idilin, 10 stars. Si Adeline Oka, nagdagdag ng 100 stars. Si Amina Elga, lagi ito. 150 stars. Si Glizel, 20 stars. No, regular nating sender. Si, nagdagdag din ng 10 stars. Si Lizel. At si Leo Magrino, 10 stars. At si Sheila Vito, wow, 200 stars. At si Maria Cornopio, 100 stars. Si Gladys Simpurios, no, 100 stars. Si Cyril Mahait, 20 stars. Si Seashell Padien, 100 stars. At si 110 stars. So, salamat po. At patuloy tayo mga kapatid na magbasa. However, as Father Amort himself would attest, it was not an easy journey for him to convince Italian bishops to appoint a new breed of Catholic exorcists. And clergy. It was difficult because the new generation of bishops and clergy has no formal academic, theological, and pastoral background on handling the demonic. He had to pick up the pieces from what was left in the systematic demolition done in the Catholic liturgy and theology with respect to fighting the devil. So, mahirap po yun dahil kalimitan yung mga bagong obispo ngayon at bagong mga pari, mga modern priests and modern bishop, walang kaalaman. Hindi sinasali ito sa seminary formation. Totoong totoo po ito. It took Pope Benedict XVI in 2007 to boost the need to revive the ministry by recommending that every diocese, so ito po, galing na po ito ni Pope Benedict XVI, that every diocese, no, should have an exorcist. Pero ang
napakalungkot nito, marami pang dioceses sa Pilipinas na walang exorcist po. Later on, the bishops themselves, seeing the growing number of extraordinary cases, responded positively to his call. This encouraging response brought about the annual curse on exorcism and prayer of liberation in Rome, as well as the foundation of the International Association of Exorcists. So meron na tayong guidelines nila sa mga international exorcists. Nakabili tayo ng aklat no isang araw sa Friday. Nilagay natin sa bookshelves sa ating office doon para yung mga kasama natin ay patuloy na magbasa, patuloy na mag-aral, pati ako, patuloy walang tigil sa pag-aaral. Dahil mas static eh. Stagnant yung ating kaalaman, paulit-ulit. Diba? So patuloy tayong magbasa. So si Pope Benedict last 2007, ini-encourage niya lahat. So doon, napukaw. So meron ng pag-aaral, meron ng International Association of Exorcists, which in 2014, gained pontifical recognition. So meron na tayong pontifical recognition, ha? Baka may obispo pa na walang, hindi nag-recognize nito. Dahil ang Santo Papa na po, nag-recognize sa International Association of Exorcists. Yan po ang magandang balita po sa inyo. We receive pontifical recognition. 2014. Pero matagal na po ito. Nire-discover lang natin, no? So ngayon, sa Pilipinas, dahil ni Father Skeya, ni Father Kabading at mga founding fathers natin sa exorcist dito sa Pilipinas. Meron na tayong yearly conferences, no? So last this week, 5 days po yung ating pag-updating, mga kapatid. Patuloy tayong magbasa, no? The redactor wishes to add that the story of Father Gary Thomas of the Diocese of San Jose, California, which became the basis of the novel The Rite, The Making of an Exorcist 2010 by author Mart Bagleo, and later the movie The Rite 2011, will also give a helping hand in favor of the ministry. Notwithstanding this reassuring development, there are still major, truly Catholic, post-Vatican II resources available for use in the ministry in terms of guides, manuals, and formal prayers. So, hindi ito basta-bastang, ano, congratulations, Father Winston Kabading, dahil sa inyong pagsisikap, hindi kami nahirapan, no, sa pag-confront ng demonic harassment. Practically, the Catholic exorcists have only the 1614 and the 1998 and 2004 Roman ritual to use. Moreover, since the ritual is intended for the exorcism of the possessed, so meron silang na-recover 16th century, how does one respond to those instances where there is clear demonic activity but not on the level of the classic possession cases? Bishop Julian Porteos, Manual of Minor Exorcism 2012. Reverend Father Jose Francisco Sequias, Catholic Handbook of Deliverance Prayers 2012, were some of the efforts made to respond to the lacuna. However, even Father Sequias commented that most contemporary literature on spiritual warfare and deliverance are inspired by other Christian traditions, notable among which are those from Pentecostals and Evangelicals, who have a strong deliverance ministries in existence for decades. Hence, within the Catholic world, there is the thirst for the clearer Catholic perspective of the office and the appropriate guidebook of the prayers. Yung mga deliverance prayer ng iba, ng mga exorcist, galing sa Pentecostal. So ngayon, nag-retrace tayo ng Catholic talaga na prayer. No, marami naman, pero kailangan pa natin ng panahon. So ito na po, no? It is from the Roman ritual po, itong prayer na ito. Fortunately, in the Philippines, we owe a debt
of gratitude, Father Siqueya, the pioneer of the exorcism ministry in our time. So, si Father Siqueya talaga yung pioneer. No? Kung wala siya, ano kaya yung... So, siya ang instrumento ng Diyos, no? Dito sa Pilipinas. For he saw the need to educate interested Catholics, especially the clergy, in this forgotten, but now very important ministry. Forgotten, ha? Nakalimutan. Pero pinaka-importanting ministry sa simbahan. His handbook is God-sent, as provided both lay and clergy, a ready reference. So maraming aklat si Padre Siqueya, pwede kayo bibili nun. Makatulong po natin yan. Okay? Both clergy, a ready reference and prayers to help them in the battle against the evil one. His three other books, one exposing the dangers of the occult, exorcism, encounters with the paranormal and the occult, 2008. The second, narrating his experiences. So, maghintay din kayo sa mga experiences natin dahil isusulat din natin, okay? So, magsusulat tayo ng aklat ngayon sa sunod na mga araw. At ating ipa sa St. Paul, dahil meron tayong mga karanasan, no? Marami tayong mga karanasan. So, yan ang susunod natin na gagawin, mga kapatid. Apologetics and Exorcism Book. And yung gagawin natin, yung mga experiences natin sa Diocese of Tagbilaran po. Dapat masulat po yun. Dahil yung masulat ay hindi mawawala. Yung salita ay mawawala lang bigla. Okay? So, ang taas pala nito. The Most Forgotten. Okay. So, yung St. Paul's laging lumalapit sa atin na magsulat na daw tayo ng aklat. Sige. If hindi tayo marunong magsulat, napilitan tayo nito. For the sake of for the common good. Mary, the angels and the saints, the spiritual battle, exorcist spiritual battle, Lines 2012. Marami nang ina-upda na mga libro si Father Siqueya. The efforts of Father Siqueya were recognized with the Archdiocese of Manila in 2006 when it is established the office of the Ministry of Exorcism and MOE. So, nagtatag ng grupo. Ito po ay tinatawag na AMOE. So, Office of Ministry of Exorcism sa Manila. Pero ngayon, dahil Pilipinas na pache, Philippine Association of Catholic Exorcists. With him and its first director, the establishment of MOE eventually formalized the ministry in the Archdiocese of Manila, which in turn signaled other dioceses to form their own, albeit slowly and cautiously. Still among the ranks of the clergy, especially the authorized exorcists of MOE, they saw a need for an almost comprehensive handbook that will provide aid in addressing every case. Hence, this is where this compilation enters as a contribution to addressing. So, ito po yung history. Nakatayo na po sila ng grupo dito sa Pilipinas at kasali na po tayo. At meron na tayong ID. Last year pa yung ID, pero ngayon lang nakuha. Okay, Father, saan po kayo visit sa Kabisa Zamboanga del Norte po? Sa St. Augustine Church, no? Si, anong pangalan nito? Si Shimei, no? Salamat po, kapatid. So, patuloy tayo. So, malapit na tayo matapos. And as already been said, compilation was originally meant for simple personal use in ministry. Hence, the redactor has taken some editorial liberty in arranging certain texts or enhancing them. As an example, the redactor, for ease of use, inserted other litanies as options to the litany of the saints in the rite of the solemn exorcism. So, insert na niya yung litany of the saints. Meanwhile, to the case of the prayer liberation and the spirit of divination or the occult third eye, the redactor devised a right to formalize how the closing of the third eye is to proceed. So, marami ito. Ang gandang-ganda nitong aklat na ito po. Okay? So, since the handbook was made available for the exorcist use, various cases were noted requiring more prayers to answer needs
not included in the printed edition. In collaborative effort, supplementary prayers and instructions were then composed by the members of the Philippine Association of the Catholic Exorcists. So, patchina po. So, Father Winston Cavading, OP, Office of Preacher, Dominican po. So, yan po, mga kapatid. Salamat tayo ni Father Winston Cavading. So, parang uminit na yung live natin, no? So, ang ganda dito, mga kapatid, dito tayo matutulog, no? Dito tayo matutulog, Carlton. So, oh, yung, ano natin, no? So, ang ganda dito, mga kapatid. God bless you po. Live tayo siguro mamaya kung may oras pa.